Salamat ang konting kaalaman tungkol sa Islam. At siguro yung mga iba ay bago, first time, at siguro yung iba naman ay second time na or many times na. So, mini-welcome natin ang bawat isa, lalong-lalong yung mga bago. At yung mga datihan na, welcome din. So, welcome mga brothers. Welcome mga brothers. Pwede ko bang malaman, brothers, kung sino yung mga Muslim? No, paki-taas, bro. Pwede ko rin bang malaman kung sino yung mga hindi pa Muslim? Paki-taas, bro. Okay. Masyaallah. So, bilang bahagi ng ating programa, brother, isa sa mga tungkulin namin, since kayo ay napabilang sa IBL teams, ay nais po namin na ihatid sa inyo o ibigay ang konting kaalaman tungkol sa Islam. Baka kasi kayo ay may mga misconception sa Islam, may mga tanong sa Islam, may mga gustong malaman o may mga pagdududa na pwede niyong linawin sa amin. So, itong pagkakataon na ito ay pinasasalamatan namin mula sa bubo ng ICLAS o ng IBN dahil sa inyong pagpapaundang. So maraming maraming salamat po sa inyong presensya ngayong gabi. So, pag-umpisa lang ating panatutunan ko ay usually nagbibigay kami ng mga video clippings ng sa YouTube para sakasakali na yung tanong nyo o yung mga misconception nyo ay baka makatulong itong mga video na to. So yung video na papalabas namin ngayon, inshallah, inshallah ta'ala, ay makatulong sa inyo. So hinihiling namin na mga siguro 3 minutes lang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulitin ko. At ngayon sa araw na ito, ating kapanayamin si Brother Rinaldo. Isa po siyang dating pastor sa Born Again Christian dito sa Riyadh. Kumusta po kayo, brother? Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Okay, so dati po siyang pastor, mga kapatid, uulitin ko. At ngayon, alhamdulillah, 1 week nag-embrace po siya sa pananampalatayang Islam. Bago po ang lahat, mga kapatid, ipakilala ko po muna sa inyo ang aking sarili. Ako po ay si Brother John Humadla, kilalang kilala po sa atin sa Pilipinas bilang Brother John, at na ordained as a Catholic priest of the East noong 2006. Nakilala po ako sa pangalang Prister Islika. So alhamdulillah, nayakap ko ang Islam dahil po sa gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ngayon, kapanayamin natin si Brother Rinaldo kung bakit siya yumakap sa Islam. Unang-una, Brother Rinaldo, tatanungin ko sa iyo kung sino po kayo bago kayo makap sa Islam. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama ko sa Born Again Christian. Ako po ay si Rinaldo Catolpos, Pastor Rinaldo Catolpos. Dati po sa JAP. Dito sa Saudi Kingdom Arabia. Nagpa-pastor po ako dito. Okay, so Pastor, narinig ko po na nung nag-usap tayo last Friday, sabi mo, you have more than 100 congregation here in Riyadh, Saudi Arabia. Totoo ba? Totoo po. Masyaallah.
So, mga ilang member po sa Born Again ang nasasakupan po ninyo bilang Vice President of all Born Again Pastors dito sa Riyadh? Dito sa buong Riyadh, hindi magbaba sa more than 1,000. 1,000? Sa buong Riyadh. Mm-hmm. Kasi marami kami dito, iba-iba lang ang pangalan, pero mayroon kaming ministerial na organization sa lahat ng churches. Okay, so gaano po katotoo na yung isang gawain nyo dito sa Riyadh ay kasama po kayo noong na-read noong last November or October? Opo, kung hindi ako nagkakamali, noong November 24 or 25, doon po sa Exit 8, na dumating po ang mga mutawa doon, at pinasok kami dahil ang sabi nila mayroon daw ni-read sa kabila. Oh, napagkamalan kayo? Nadamay kami. Okay, so alhamdulillah, wala namang nangyari. Wala namang nangyaring masama. So ibig sabihin, hindi totoo na sinaklawan yung ibang pananampalataya dito sa Saudi Arabia na sabi inaharas daw ng mga mutawa? Hindi po totoo. Ako po doon ang magsasabi na hindi totoo. Tinanong lang sila kung ano ang ginagawa nila, kung bakit may mga babae doon sa loob. So anong sagot ninyo? Ang sagot ng presidente namin, ang sabi doon na ini-exercise lang namin ang aming pagsamba sa aming Diyos. Ang sabi naman ng mutawa na okay, pauwi lang yung mga babae, lalo na sa gabi hindi tama itong naghalo-halo kayo. So anong pangalan mo? Ano mong pangalan mo dito? Saan ka nagtatrabaho? At wala po silang dinalang tao, walang babae o lalaki hinuli. Okay, so patuloy po tayo sa main topic po natin, brother. Yung kung ano ba ang dati mong pananaw tungkol sa kaligtasan noong pastor ka pa sa Born Again? Ano ba ang kaligtasan? Para sa akin, mayroon akong alam doon sa Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace we have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. So, binibigay po doon ang 100 assurance na sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ, ligtas po tayo. Santosin na tinuturo namin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, pero pagtanungin mong karamihan Christian, ligtas ka na ba? Hindi nila ma-sure. Karamihan hindi nila ma-sure. So, yun po ang nagbibigay ng question sa aking puso at isipan. Maliwanag ang sinasabi doon na for by grace, we have been saved through faith, past tense po. Pero pag tanungin mo ang iba, halos siguro mga 90%, hindi nila ma-accept na ligtas na sila. So doon ako nagkwi-question, bakit ganun? Siguro mayroon dapat pag-aralan. Okay, so paano ka na-kumbinsi na yumakap sa Islam noong nag-usap tayo? Anong pinakasusi sa teaching ni Jesus Christ na nag-udyok sa iyo na ikaw ay yayakap sa pananampalatayang Islam? Nakikita ko na dati nung nagtuturo pa ako sa Christian, sabi ko, alam nyo, yung mga ginagawa sa ating mga kapatid na Muslim, na sila po ay sumasamba sa nag-iisang Diyos, si Allah, dapat tayo mga Christian, dapat ang magawa dyan. Dahil tayo nagkiklaim na ang ating Diyos, isa. Okay. Pero nakikita ko, kahit pagluhod sa tuhod natin, nahirapan tayo. Samantala yung mga kapatid nating Islam, sabay silang nagtira pa. Dumadapa sila sa buhay na Diyos. Nag-iisang Allah. Yun ang question ko. Bakit tayo nagtuturo? Bakit hindi natin magawa? Samantala yung dati nating mga leaders, sila Abraham, sila Moses, nagpatira pa sila. At nakikita ko yung respeto ng lahat ng mga Islam, na once magsamba sila, ang kanilang puso't isipan nakatutok sa Diyos. Walang kay Allah. Hindi kwintuhan. Pwedeng magkwintuhan. Samantala akong pastor, nagpipreach ako, may nagkwikwintuhan sa tabi, may naglalabas-pasok, pero nakikita ko, nabibless ako sa mga Islam. Kasi nakikita ko, once pumasok sila doon, talagang samba ang kailangan. Wala nang kailangan pang istorya. So, isa pa, nakita ko doon sa Islam natin mga kapatid, na ang mga babae, hindi sila nag-a-under sa asawa. Sumasubmit sila sa husband. At samantala sa Christian, nagsasabi tayo, wife, submit to your husband. Pero hindi mo nakikita, maraming matapang pa sa husband. Okay. Makita mo sa Islam, makita mo, nag-respect sila sa husband. Kasi kasama sa pananampalataya. Nabibless po ako habang nagpipreach ako, pero yung puso ko, nakikita ko, nabibless ako sa mga style ng mga kapatid natin Islam. Okay. Kaya sabi ko, sila dapat ang tularan. So, pangalawang tanong po, Pastor. So, ngayon na taos-puso po kayong pumasok sa Islam, ano yung mga
yung sabi-sabi na pumapasok tayo sa Islam dahil binabayaran tayo, totoo ba? Binabayaran ka ba? Hindi po totoo. Oh, hindi totoo. Hindi po totoo. At wala pong naghihila sa akin, walang nagsasabi sa akin, Pastor, dito ka, magbalik Islam ka. Wala po. Talagang sa bandang huli lang, ngayong last lang, itong month lang, mayroon na ako naramdaman bakit ganitong feeling ko. Mm-hmm. Bakit gusto kong malaman kung anong mayroon sa Islam. Okay, so anong mapapayo mo sa mga bagong Muslim? So, ang mapapayo ko sa mga kapatid na mga bagong Muslim, pag-aralan nyo ng gusto at gawin nyo seryoso. Kasi ang pagpasok natin sa Islam, hindi po ito laro-laro lang. Okay, so brother, sa Pilipinas, saka sa ibang panig ng mundo, yung mga OFW, marami po nakikinig sa atin ngayon. Opo. At nanonood. Opo. So, ano pong maipapayo nila sa inyo, lalo na sa iyong flock sa Born Again? Sa mga kapatid ko na dati sa Born Again, dahil ako ang pinakilala o alam niyo na ako ang vice chairman dito sa buong Riyadh. So marami pong tumatawag sa akin, umiiyak, sabi nila natatakot. Ang may payo ko lang sa inyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kasi ang nasa puso ko, gusto kong ipaabot sa inyo kung ano ang mayroon sa Islam. Dito ko naramdaman na ang tunay na unity, ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na pagrespeto sa kapwa. Okay, so mga kapatid, narinig nyo na po si Pastor Rinaldo, at insyaala sana po kayong nakikinig, gabayan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mapag-aralan ninyo ang pananampalatayang Islam, at hindi na lang po kami magtatagal. Insyaala may part 2 pa to, part 3, at hanggang dito na lang po. Jazakallahu khairan sa Dawa Pilipinas, at subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, brother. Welcome sa Islam, brother.